Hello my dear friends, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Hello sa aking mga viewers at mga subscribers, sa aking mga taga-subaybay na palaging sumusuporta sa channel na ito. Day off ko na naman at ako ay gumala sa Quarry Bay. Nagpunta ako dito noon kasama ko yung aking alaga. Pero ngayon ayaw na niyang mag-play sa park kasi daw teenager na siya, di na raw siya bata, overage na daw siya, kaya ako na lang feeling teenager pa rin. Very refreshing sa akin na makakita ng mga puno, mga halaman pag ako'y nasa labas kasi nakakaboring din pag laging nasa loob ng bahay ni amo. Sana samahan niyo ako sa aking paglalakad, wala akong plano ngayon kung saan papunta, pero ako ay naparito dito sa park at nakakaalupagmasdan yung mga bata, may coach sila at may nakita kong footbridge. Ito ang nakikita sa taas. Grabe no, may social distancing ng sasakyan. Ayan ang lift para sa gumagamit ng wheelchair at sa tamad maglakad. At ito naman ang para sa kagaya ko na masipag maglakad. Tara, let's walk together. Uy, ginawa nilang spiral. Gandang tanawin. Pero mas maganda yung garden sa baba. Oh, bilog-bilog siya. Naka-form ng isang malaking bulaklak. May view deck pala dito. Oh, hindi ko napansin to ah. Let me walk with you. Sweet journey through this life. Wow, ang Alexander Grantham. Searching for all its meaning as its moment passes by. At the hands of time, they like footprints in the sand. As they carry you from the dawn to the setting sun. Uy, may bangka nang paparating. Islands in the sweet, that is what we are. No man in between, how can we be wrong? Sail away with me to another world. Baba ako para puntahan ko yung Alexander Grantham. Madaming tao. Sama ako sa crowd. Ang saya ko ngayon kasi libre ang pumasok dito sa Fireboat Alexander Grantham Exhibition Gallery. May mga staff na tumitingin pero walang bayad. Wow! Share ko lang po itong nakita ko sa exhibit. The Floating Fire Engine, Hong Kong earliest fireboat, was decommissioned when it was suspended by a new and faster vessel. To facilitate deployment and command, the fire brigade assigned numbers to the two firefighting vessels. After World War II, the fire brigade quickly resumed its maritime rescue operations. In the aftermath of World War II, vessels were constantly being blown up as they ran into mines that had been planted in Hong Kong waters during the war. Regardless of their equipment, speed, water pumping capacity, and other capabilities, it was hard for the fireboats at that time to cope with the difficulties of the complex rescue operations. It was against this background that the fireboat Alexander Grantham was commissioned. May cabin crew din po kung saan sila nagpapahinga. May mga double bunk beds sa loob. This is the photo of marine firemen serving on board the Alexander Grantham in the 1960s. In fairness, may mga rooms dito na hindi binuksan para sa publiko kasi under maintenance daw. Pero okay lang, awatable naman. Akyat ako sa taas para makumpleto ang aking paglalakbay dito sa Alexander Grantham. This is the delivery head for water. Through the fire hoses, this head could deliver water to combat fires.
monitor tower. This tower helped the firemen to combat fires from a higher elevation. Brass bell. When the boat was anchored in foggy weather, the crew would ring this bell every minute to help avoid collisions with other vessels approaching the area. Ginagawa ito para iwas banggaan. Delivery head for foam and water. When boarding a ship or entering a ship's hold to combat a fire, the firemen would connect their fire hoses to these heads to deliver water or foam. From its commissioning in 1953, the Alexander Grantham was in service for 43 years. With the passage of time, the fireboat had started to age. In 1996, the Legislative Council approved a funding for a new fireboat to replace it. Its successor was a high-performance fireboat called the Elite. A photo of the lifting of Alexander Grantham in March 2005. The fireboat and its successor, the Elite. Ito na po yung bagong fireboat. At dahil nasa lupa na si Alexander Grantham, pinapasyalan na ito ng publiko. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pasensya na po sa English-English kasi mahirap mag-translate sa Tagalog. Binabasa ko lang po yung nakita ko sa exhibit. Hope you like my sharing for today. Please give a big thumbs up to show your support. Malaking bagay na po yan para sa akin. And please consider subscribing pag hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel na ito. See you in the next vlog. Kita-kits po tayo sa susunod. Bye-bye!